Last week, mga ka-agri, ay nasaksihan ninyo ang pagsasagawa ng DARFO 12 ng taunang Bantay Pest Brigade Assessment Day kung Biocon Forum kung saan 1,000 pest scouts ang dumalo rito. Siyempre, narinig nyo rin mula sa kanila ang significant contribution ng paggamit ng biological control agents sa pagpapataas ng produksyon ng kanilang mga pananim. Sa nakikita nyo, mga ka-agri, ay nagsisimula na nga ang land preparation at planting season dito sa malaking bahagi ng lalawigan ng North Cotabato. Tama ka dyan, Christian. Ito ay dahil sa nagsimula na nga buksan ang mga irigasyon at iba pang sistemang patubig na nagsilbing hudyat upang simula na naman ang trabaho sa bukid ng ating mga magpapalay. Ang pagsisimula ng rice planting season ang magiging pangunahing paksa na ating tatalakayin ngayong araw, mga ka-agri. Kaya narito na pong muli ang isang oras na programang handog sa inyo ng DARFO 12 sa pangungunan ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan. Kaya sabay-sabay na nating tuklasin at palaganapin ang ganda at sigla ng agrikultura dito sa mas pinalawak at mas pinasayang Agritayo Soxygen! Upang saka palaisdaan, mapagkakitaan ng mamamayan sa agrikulturang pangkabuhayan. Agritayo Soxygen, programang dapat ang kilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mithiin. Ito'y programang pangkabuhayan na dito ika'y tutulungan. Agritayo Soxygen, programang dapat ang kilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mithiin. Agritayo Soxygen, programang dapat ang kilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mithiin. Agritayo Soxygen, Agritayo Soxygen, Agritayo Soxygen, Agritayo Soxygen. Masarap kumain, lalo na pag may kanin. Pero ngayon, di lang bigas ang isinasaing. Magsasaing ng... Rice? No, corn grits. Ano po? Halika, I'll teach you. Kain na! Hey! Salami dyan! Boy, sarap na! Maisustansya pa! Ang mensahe nito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Anong baon mo? Meron akong cookies, juice, at chips. Ikaw? Meron akong apple, biscuit, water, at puting mais. Puting mais? Bakit meron ka mo? Sabi kasi ni Mommy, ang puting mais ay sagana sa nutrisyon. At nagbibigay sa akin ng energy. Pagod na ako. Buti ka pa, mabilis ka tumakbo at di mabilis mapagod. Kaya nga lagi akong kumakain ng puting mais para iwas sakit at pure energy para sa batang maliliit. Ito, kain ka din. And Fisher Folks Month, mga ka-agri, welcome po kayo muli rito sa ating programang naghahatid sa inyo ng mga bago at mahalagang impormasyong pang-agrikultura.
Happy Farmers and Fisher Folks Month, mga ka-agri! Muli po tayong magsasama sa isang umagang punong-puno ng kaalaman na maaari niyong may-apply sa inyong mga sakahan. Yes, Christian, at nito nga mga nakaraang linggo ay nagsimula ng bumuhos ang malakas na ulan sa malaking bahagi ng rehiyon. Yes, Marie, sa amin nga sa Magpet ay bumuhos na ang malakas na ulan na talagang nagbigay ng kaligayahan sa mga sakahan, mga pananim at mga hayop na matagal na ring tigang at uhaw sa tubig. Yes, Christian, maging nga sa amin sa Jensen ay nagsimula ng bumuhos ang malakas na ulan kung saan hindi na masyado malikabok ang daanan at syempre masigla na ang mga pananim ng ating mga magsasaka. Maliban sa ating mga lugar, Marie, nakapagdokumento rin ang ating mga kaagri ng pagbuhos ng ulan sa kani-kanilang mga lugar. Narito po ang ilan sa mga photo and video uploads. Christian, ay magtuloy-tuloy na ang magandang panahon lalo na ngayon ay nagsisimula na ang land preparation at planting season sa malaking bahagi ng rehiyon. Tulad na nga rito sa Barangay Tumbras, Midsayap, North Cotabato. Samantala, mga ka-agri, atin ang tungayan ang mga pinakasariwang balitang agrikultura ngayong linggo. Kaya mula rito sa Midsayap, North Cotabato, narito na ang ating Agri-Balitan. Sa ulo ng ating mga balitang agrikultura ngayong linggo, Agriculture Secretary Proceso Alcala, binigyang diin na preparado ang DA sa pagtama ng El Nino. Pamimigay ng indemnity check sa mga magsasaka sa South Cotabato at Sarangani, nagpapatuloy. At Department of Agriculture at Department of National Defense, pumirma ng kasunduan kaugnay ng patuloy na pagsasagawa ng cloud seeding operations. At para ihatid sa inyo ang detalye ng mga balitang ito, narito si Christian Matulyano. Narito na ang detalye ng ating mga balitang agrikultura ngayong linggo. Binigyang diin ni Agriculture Secretary Proceso Alcala na simula pa man 2015 ay handang-handa na ang kagawaran ng pagsasaka sa mga magiging epekto ng El Nino sa unang dalawang quarters ng 2016. Ito ang pinahayag ng kalihim sa isang dialogo sa Digo City noong May 4 kasama ang mga farmer leader ng Regions 11 at 12. Mula sa Digo City, Davao del Sur, makiagribalita kay Carl Ulises Aguillon. Binigyang katiyakan ni Secretary Proceso Alcala na simula pa man 2015 ay preparado na ang Department of Agriculture sa mga magiging epekto ng El Nino sa unang anim na buwan ng 2016. Sa isang dialogo sa Digo City, kasama ang mga farmer leaders, lokal na pamahalaan at mga miyembro ng Regional Management Committee ng Region 11 at 12, iginiit ni Secretary Alcala na nalampasan na ng ahensya ang target nito sa mga naipamahaging intervensyon sa panahon ng El Nino ngayong taon. At hindi nagkulang ang DA sa pagbibigay ng assistance sa mga magsasaka upang hindi lumala ang pinsala ng kalamidad na ito. As of May 2016, nasa 233,000 metric tons ng palay lamang ang nasira dahil sa epekto ng El Nino, malayong-malayo sa 900,000 na projection ng DA noong nakaraang taon. Ayon sa kalihim, ang numerong ito ay resulta ng agarang pag-aksyon ng kagawaran at sa mabilisang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan, lalo na sa mga municipal agriculture offices. Binigyang pansin din ito na dahil sa malaking pondong inilalaan ng kasalukuyang administrasyon sa DA, mas mapaghahandaan ng ahensya ang mga kalamidad at mas maraming mga intervensyon ang naihahatid sa mga magsasaka. Naibahagi rin ng kalihim na nasaksihan nito ang pagpapalaga ng pamahalaan sa Mindanao sa pamamagitan ng mataas na alokasyon ng pondo sa sektor ng agrikultura sa isla. Patunay dito ang pagpapagawa ng mas marami pang farm-to-market roads. Sa kabilang dako, pinasalamatan ni Secretary Alcala ang mga magsasaka dahil sa paghahanap din ng karamihan sa kanila ng mga alternatibong teknolohiya at pamamaraan sa pagsasaka upang maiwasan ang matinding epekto ng El Nino. Hinikayat naman ng opisyal ang DA Partners na tulungan ang ahensya sa pagpapalaganap ng impormasyon tungkol sa sikat sa loan program. Ang mga nakilahok na magsasaka ay binigyan din ng panahon upang magpaabot ng kanilang katanungan sa kalihim. Kasama ni Secretary Alcala sina DA 12 Regional Executive Director Amalia Hayag-Datukan at DA 11 Red
Krimilen Recruiter sa pagharap sa mga magsasaka at partisipante. Naguulat para sa Agritayo Sock Sergeant. Ako si Carlises Aguilion. Sa iba pang balita, nagpapatuloy ang pamamahagi ng indemnity checks ng Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC ng DA sa mga magsasaka sa mga lalawigan ng South Cotabato at Sarangani na naapektuhan ng mga kalamidad gaya ng tagtuyot. Gaano na nga ba karami ang mga magsasakang nakakuha ng insurance claims? Alamin sa Agribalita ni Lito Mariano Salvo. Ngayong panahon ng tagtuyot, mayroong masasandalan ng mga magsasaka at yan ay ang Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC ng Department of Agriculture. Ang PCIC ay isang government-owned and controlled corporation o GOCC na nilikha sa pamamagitan ng mga Presidential Decree at Republic Act bilang implementing agency ng sari-saring agricultural insurance programs ng pamahalaan. It is an attached corporation agency sa Department of Agriculture. Ang pinaka-mandate is to give crop insurance, not only crop but livestock. We have also high-value crops, non-crops, agricultural assets, including the lives of the farmers. We have now term insurance. Sa panayam ng Agritayo Sock Sergeant kay PCIC 11 Regional Manager Bonifacio Pales, nakapamahagi na ang ahensya na humigit kumulang sa 22 milyong pisong halaga ng indemnity checks sa mga former beneficiary sa mga lalawigan ng South Cotabato at Sarangani mula January hanggang December 2015. For South Cotabato specifically, we have paid in 2015 as of December 11 million or close to 12 million. I have give updates this to agriculture sa kay Ma'am Datukan. And for Sarangani province to the amount of 9 or close to 10 million. So we have around 21 million paid for South Cotabato and Sarangani province. Humigit kumulang sa 2,000 magsasaka naman ang nakabenepisyo mula sa mga insurance program na ipinatutupad sa ilalim ng DA. Itong mga farmers na ito, sa 2015, umabot sa South Cotabato lang mga 1,135, 1.8 hectares. So we have the 11 million or 12 million payments. Now, ito yon importante na mapasok sila sa listing, pupunta sila sa Department of Agriculture. Doon sa DA, Technician, MAO, City Agriculture, and so on. Galing sa ating different programs. Yung programs ng Department of Agriculture, specifically, yung tinatawag nating regular loans. Pangalawa, yung ating tinatawag na RSDSA. Acronym ito ng Registry System for Basic Sector in Agriculture. Isang census ito. Census na ginalista lahat ng farmers. PCIC, under the Department of Agriculture, use this data base from DBM. We would like to make a clear distinction that it is not PCIC for DA listing this one. It is from the Department of Budget and Management. So one of, in case na mayroong mitigation on climate change, ang PCIC gumagamit doon. Binigyang diin din ni Pales na malaki rin ang naging kontribusyon ng iba pang programa ng DA na mayroong insurance component gaya ng Sikat Saka bilang pangunahing credit facility window naman ng tanggapan. Isa pa yung Sikat Saka. Sikat Saka, libre din ang crop insurance premium. Mayroon pa yung weather adverse rice area na libre din ang premium ng crop insurance. Ayon pa kay Pales, naibigay na rin nila ang humigit kumulang sa 15 milyong pisong halaga ng insurance claims sa mga farmer beneficiary para naman sa unang apat na buwan ng 2016. From January 1 to of this year up to April 30 sa South Cotabato, we have already paid around 7 million, close to 8 million. And for Sarangani, we have 7 million.
So almost this is 14 million. Ipinaliwanag naman ng opisyal ang proseso bago ang distribusyon ng cheque kung saan nagkakaroon muna ng validation sa damage reports bago ang pagpoproseso ng mga kinakailangang dokumento. We are mandated 20 days. Complete document, sir, hindi aabot 20 days kung kompleto lang. Lalo na ngayon, sir, kasi alam ko, kailangan ng farmer. Una-una, pagbigas. At saka yung savings nila sa next planting. Sa huli, pinayuhan ni Pales ang mga magsasaka na magsimula ng magtanim at magpatala sa iba't ibang insurance programs ng DA upang magkaroon din sila ng pakinabang mula rito at maproteksyonan ang mga ito mula sa pagkalugi na maaaring idulot ng anumang uri ng kalamidad. We have to start now the application kasi kailangan ito ng application. Anong application? Doon sa RSBSA, punta ang mga partner doon sa tinatawag na technician. Nandoon yung listing. So mag-iikot na kami magkuha ng mga forms o magkuha sa opisina. So feel free to ask sa Department of Agriculture, sa PCIC and Kudiri. Importante kayo ma-enroll. Kasi pag hindi na-enroll o hindi na-insure, hindi natin mabayaran. Libre ito. Libre. Kung wala ang yung pangalan nyo, mayroon pa tayo ibang program. To repeat, RSBSA, Sikatsaka, WARA, and EPCP pa. Itong mga ARBs, mga kaning mga DAR beneficiaries, makautang sa land, maglibre ang insurance. Ani? Mitigation eh. Kaya sa ating mga kaagring magsasaka, kung gusto nyo rin makakuha ng insurance claims mula sa Department of Agriculture at Philippine Crop Insurance Corporation, dapat rehistrado ho kayo at kabilang ang inyong pangalan sa talaan ng insured farmers ng DAPCIC. Ngayon mga kaagri, ano po bang dapat ninyong gawin? Lumapit lamang po sa inyong technician at pinakamalapit na local agriculture office sa inyong lugar. Maaari rin po kayong sumangguni sa mga opisina ng DA at PCIC dito sa Corona del City. Paalala lang po na libre po ang insurance sa mga magsasaka. Nag-uulat para sa Agri Tayo Sock Surgeon. Ako si Lito Mariano San. At sumayin niyo ang unang yugto ng ating mga balita sa aming pagbabalik. Department of Agriculture at Department of National Defense pumirma ng kasunduan kaugnay ng nagpapatuloy na cloud seeding operations. Iba't ibang aktibidad tampok sa pagdiriwang ng buwan ng mga magsasaka at mangingisda ngayong taon. At 3-time Rice Achiever nagpasalamat sa DA dahil sa karangalang kanyang natanggap. Tutukan ang detalye ng mga balitang yan sa ikalawang bahagi ng ating Agribalitaan. Dito lang sa Agri Tayo Sock Surgeon. Alam niyo ba na higit sa 1 bilyong katao ang pinagkikitaan ng pagsasaka ng palay? Ayon sa isang survey, ang palay rin ang isa sa pangunahing itinatanim ng mga magsasaka saan mang panig ng daigdig. Alam ko hugasan ko ang bugas, gusto niyo huwag sa balde, magamay na lang ang bilan niyo tubig, madala. Chinebes, manada kanon, iltan sayang, ketakema, itakeda lang tustus. So, pwede observa ng mga okasyon, chinekita, manada hente, tasaka, manada kumida, especialmente kung el kanon. Kagis, busog na kitabi. Mga bay, ano na to? Takaw-takaw na kami sa mata. Pero ang amon na appetite, full na. Wala ginaubos, tapos ginaboy lang ba yun? In magbayo, di tama siguro in wayroon maasag. Sa ang kanda, suway, amin biyak sa natin in magbabayo. Kung kaisa man ang nagatigang sa amon,
magkilis siya, hindi mo siya maibitar nga wala sang may madala nga bugas. Palay, bigas, kanin. Huwag sayangin. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Malaki ang pagpapasalamat ni Efren Rosagaran, isang agricultural extension worker sa bayan ng Midsayap, sa Department of Agriculture matapos itong tanghaling Outstanding AEW sa Agri-Pinoy Rice Achievers Awards o APRAA sa pangatlong pagkakataon. As a achiever, isang technician ay siyempre masayang-masaya. Of course, sa ating pasalamatan natin, ating local government unit, especially ang leadership ng ating mayor, Municipal Mayor, si Romeo Aranya, si ang ating aktibong Office of Municipal Agriculture, si Cesario Carcosia, at ang ating Regional Director, si Amalia G. Datukan, ng Department of Agriculture. So, actually, masayang-masaya, sir, ang aking pakiramdam being one of the Achiever Award sa Agri-Pinoy Rice Production Program. Bago pa man siya pinarangalan, ay marami rin siyang pinagdaan ng pagsubok, lalo na sa preparasyon ng mga dokumento para sa National Quest. Ayon kay Rosagaran, ang kanyang dedikasyon at paglilingkod sa mga magsasaka ang nagtulak sa kanya upang sumali at manalo sa APRAA. First ang ginawa namin, nagkaroon po kami ng information dissemination sa ating mga magsasaka. Upang sa ganon ay ma-update sila sa ating mga programa under Department of Agriculture, both national and the local government programs. So, nagkaroon po kami ng mga di-introduce namin yung mga new innovations sa Department of Agriculture gaya ng paggamit ng biological control like itong Trichogramma para sa steam borer, Metarhizium para sa black bug, then nagkaroon din kami ng light trapping activities kasi nagkaroon tayo ng mga tatlong intervention na super light, isa galing sa Office of the Provincial Agriculturist at dalawa galing sa Department of Agriculture Region 12. Dahil dito, hinamon ni Rosagaran ang iba pang agricultural technicians na sumali sa APRAA upang magkaroon din sila ng pagkakataon na manalo ng 20,000 pesos at plake mula sa DA. Na-acknowledge yung aming mga accomplishment, mga efforts dito sa PEL. So, ang aking masasabi sa aking mga kasamahan sa Office of the Municipal Agriculturist, mga technician na medyo bata-bata pa, mag-exert kayo ng efforts para sa ganon ay maging kayo rin ang next na maging Rice Achiever Awards for the next years to come. Samantala, nasa 700 magsasaka sa lalawigan ng Sultan Kudarat ang nakuha na ang kanilang indemnity check mula sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC ng DA. Tinatayang nasa 5.9 milyong piso ang kabuang halaga ng insurance claims na inihandog sa mga farmer beneficiary sa probinsya. Ang mga magsasakang ito ay nagmula sa Tacoron City at mga bayan ng Lambayong, Esperanza, Bagumbayan, President Quirino at Lutayan. Ang PCIC ay isa sa mga attached agency ng DA na nagbibigay ng insurance sa mga magsasaka bilang proteksyon sa iba't ibang kalamidad gaya ng pagbaha, tagtuyot, peste at iba pa. Formal lang inilunsad ng DAR of 012 noong May 2 ang isang buwang pagdiriwang ng Farmers and Fisher Folks Month ngayong 2016. Nagkaroon ng parada ang mga empleyado ng DA 12 mula sa harap ng Corona del City Hall patungo sa kanilang bagong opisina sa Region 12 Center sa Barangay Carpenter Hill. Tagaktak naman ang kanilang pawis sa Zumba sa harap ng DAR of 012 building.
Iba't ibang aktibidad pa ang itatampok ng tanggapan sa buong buwan ng Mayo upang gawing makabuluhan at makulay ang pagdiriwang ngayong taon. At para sa ating national news, pumirma ng kasunduan ang Department of Agriculture at ang Department of National Defense kaugnay ng paggamit ng aircrafts ng Philippine Armed Forces sa nagpapatuloy na cloud seeding operations. Ito ang kinumpirma ni Agriculture Undersecretary for Operations Emerson Palad sa isang panayam sa Quezon City. Bago pa man ang naturang kasunduan, nakapag-deploy na ang Bureau of Soils and Water Management ng DA na contracted aircrafts upang simulan ang cloud seeding sa ilang vulnerable agricultural areas nang maisalba pa ang mga halaman at mga hayop na apektado ng tagtuyot. Ayon sa uling tala ng DABSWM, nakapagsagawa na ng 252 sorties o katumbas ng 352 flying hours ang cloud seeding team ng DA sa iba't ibang lokasyon na kinabibilangan ng North Cotabato, South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani, Maguindanao at sa iba pang probinsya. At sumayin niyo ang kalipunan ng ating mga balita ngayong Linggo. Patuloy lang sa pagtutok dito sa Agri Tayo Sock Sergeant. Alam niyo ba na ang kape ay isa sa most traded commodities sa mundo kasunod ng langis? Tinatayang nasa 400 million cups ng kape ang nakokonsume ng coffee drinkers sa mundo sa loob lamang ng isang araw. Sa isang araw, ang bawat Pilipino ay nagsasayang ng 2 kutsarang kanin. Katumbas ng mahigit na 1.7 million kilos kada taon na kayang magpakain ng 2.7 million Filipinos. Bigas kanin. Huwag sayangin. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Yung palayan po may kasali na yung mga naprenda may 5.5. Pero yung sa akin is 1 half lang, tapos yung isang tarya, tinanggap ako. Tapos yung iba, na sanla na yan. So far ngayon, maganda yung harvest namin kasi yung isang hektarya ko nakakuha din ng 95. So malaki-laki din, 60 per sack. Maraming galing sa DE tulad ng Haita, certified seeds, saka abono. Yun ang component na nga ito, yung may abono siya, saka certified seeds. Talagang malaking tulong yan kasi compare natin kung bibili natin yung seeds, sa certified is 1,004. Samantalang binigay na yan. So malaking tulong talaga sa farmer. Kaya nga masaya yung mga farmer na nakaabil ng Haita. Mayroon tayong kuhan, trailer, yung kuliglig, tracer, at saka yung tinatawag nila na floating turtle. Malaking katulungan yun kasi hindi ka na magbabayad ng tawag niyan. Yung sa expenses mo, less ang expenses talaga kasi parang yung sa association namin, libre na yan. Ang bayaran mo na lang dyan is yung gasolina, tsaka yung labor lang ng mag-handle ng mag-operator. Yan lang po. Malaking tulong kasi yung pag maggamit ka ng combine harvester kasi lahat talaga yung
palay kahit na yung nadapa na makuha niya. Samantalang kung sa manual tayo, maraming nasasayang na palay. Kaya maganda yung binigay na combine harvester talaga ng ating gobyerno. Kung sa cost sa harvesting natin is, kung sa combine harvester mag, yung sinisingal nila is 12%. Samantalang kung sa manual, 2 sacks per 30 sacks. So malaking kwantala yun. Malaki ang diferensya ng combine harvester sa manual. Ang masasabi ko lang sa DE, sana ipagpatuloy yung programa ng gobyerno natin. Kasi malaking tulong talaga yan sa ating mga farmer. Lalo na yung sa area namin, minumonitor namin yung bawat farmer dito ngayon. Yung mga harvest nila talaga per hectare, abot talaga ng 100 sacks. Mayroon lang sila mga below, mga 85 ganyan. Pero karamihan talaga ngayon sa tulong ng gobyerno yung tinatawag na ETA. Tumaas talaga yung ani nila. Alam niyo ba na Pilipinas ang itinuturing na pinakamalaking coconut producer sa buong mundo? Ang coconut oil ay isa rin sa top commodities na ina-export ng bansa sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Isang hindi pangkaraniwang kaganapan sa klima na nararanasan sa buong mundo. Umiinit kasi ang karagatang Pasipiko, kaya nagiging mainit at maalinsangan din ang buga ng hangin. Tumatagal ito ng 8 buwan, minsan higit pa sa 1 taon. Naulit din ito tuwing 2 hanggang 7 taon. Iba-iba ang pagitan, kaya mahirap hulaan. Ang pinakamaganda, maging laging handa, lalo na yung mga pinaka-apektadong lugar. Huli tayong dinalaw ng El Nino taong 2010, kung saan libo-libong ektaring sakahan sa bansa ang natuyo. Nagkaroon din ng malawakang kakulangan sa tubig, pagkamatay ng mga lamang dagat, pagbaba ng produksyon ng mga pananim, malnutrisyon at pagtaas ng mga bilihin. Hindi biro ang mga epekto ng El Nino, kaya't wala man sa kamay natin ang pagdating nito, harapin natin ito ng may kaakibat na solusyon. Sulitin natin ang bawat patak ng tubig. Siguraduhin maayos ang irigasyon ng mga sakahan. Dapat, malinis ito at walang masyadong damo. Takpan ding mabuti ang mga butas para hindi tumagas ang tubig. Gawing 2 sentimetro lang ang taas ng tubig sa irigasyon. 25 hanggang 30 araw mula lipat-tanim. Pag husto na ang tubig sa sakahan, isarado na ang mga kanal para hindi maimbak at masayang ang mga sobrang tubig. Buksan na lang ulit ang tubig sa irigasyon pag tuyo na ang lupa. Maaring gumamit ng cloud seeding, ang paglalagay ng kemikal sa ulap para bumigat ito at mapabilis ang ulan. Ang mga karaniwang kemikal na ginagamit dito ay asin, dry ice at silver iodide. Dapat imbaking mabuti ang tubig galing dito dahil hindi ito basta-basta ang proseso. Sa pagtatanim, piliin ang mga palay na mabilis gumulang at pwede agad anihin. Tulad na lang ng PSB RC14, RC28, RC80, RC82 at IR64. Mas matagal kasi ang pag-ani, mas mataas ang tsansang matuyot ang tanim. Magtanim sa paraang sabog tanim o direct seeding. Sa paraang ito, hindi na kailangang magbungkal dahil mas maikli ang proseso, mas makakatipid sa tubig at mas mapapaaga ang pag-ani. Piliing itanim ang mga gulay na di masyadong nangangailangan ng tubig, tulad na lang ng bawang, sibuyas, petsay, sigarilyas at pigeon pea. Gamitin ang dayami na pantakip sa lupa. Mapapanatili na ang halumigmig ng lupa, maaari pa itong ipakain sa alagang hayop. Maganda ring ipakain sa alagang hayop ang tubo na may kulot. Legumes na maaring itanim kahit sa loob ng bakuran. Sorghum, uraro,
saging, kamote, kamoteng kahoy at sarang damo at iba pang halaman sa sakahan na hinaluan ng asukal. Mas tipid to kaysa sa mais. Madalang at mahal kasi ang mais kapag tagtuyot. Huwag ding kalimutang bigyan ng mineral block ang mga alagang hayop para malakas ang resistensya nila sa mahabang tag-init. Kung ang alaga mo ay baboy o baka, dapat alam mong hirap silang mabuntis kapag sobrang init ng panahon. Malamang, kakailangan nila ang artificial insemination. Magpatulong sa livestock technician sa lugar nyo para maayos na maisagawa to. Kung isda naman ang inaalagaan, piliin ang mga klase ng istang hindi masyadong apektado sa tagtuyot. Bukod kasi sa pag-init ng tubig, umaalat din to kapag tag-init. Ilan sa mga istang kayang tumagal sa El Nino ay hito, tilapia, pangus, at dalag. Marami pa tayong kayang gawin para maghanda sa El Nino. Para malaman ang lahat ng to, sumanggunin sa pinakamalapit na opisina ng Department of Agriculture. Hindi lang kayo basta tuturuan ng iba't ibang paraan para maghanda. Tutulungan pa kayong magkaroon ng mga kagamitan at magsimula ng mga programa para rito. Sa susunod na pagbisita ng El Nino, sama-sama nating haharapin to. Huwag mag-alala dahil walang mawawala kung lagi tayong handa. Sa panahon ng kalamidad, gaya ng pagbaha at sobrang init, may masasandalan at maaasahan ang mga magsasaka mula sa pamahalaan dahil andyan ang Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC ng Department of Agriculture. Alamin ang Comprehensive Crop Insurance Programs ng DAPCIC sa ating special report. Ang Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC ay isang government-owned and controlled corporation o GOCC na nilikha sa pamamagitan ng mga presidential decrees at Republic Act bilang implementing agency ng agricultural insurance programs ng pamahalaan. Ang PCIC ay isang attached agency sa ilalim ng Department of Agriculture na nagbibigay ng proteksyon sa mga magsasaka mula sa pagkalugi na dulot ng mga kalamidad, peste at sakit at iba pa. Maraming insurance products na ino-offer ang PCIC gaya na lamang ng rice crop insurance, corn crop insurance at livestock insurance. Meron din silang insurance programs para sa fisheries, high-value crops maging sa non-agricultural products. Malaki rin ang papel na ginagampanan ng PCIC sa implementasyon ng mga proyekto ng pamahalaan para sa mga magsasaka gaya ng Weather Adverse Rice Areas o WARA, Sikat Saka Credit Facility, Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA. Sa panayam ng AgriTayo Soxergen kay PCIC 12 Regional Manager Elias Katulong, sinabi nito na as of March 2016, higit sa 5,500 na mga magsasaka ang nakakuha na ng kanilang insurance claims mula sa PCIC. For Cotabato Province, this is from January to March 2016, mayroon na tayong na-insure na 2,784 farmers. 2,784 farmers. At saka yung premium na kolekta natin is 2,086,629 pesos. 2 million ha, yung government premium share, yung premium share na supposed to be bayaran between the farmer, the farmer, yung mag-share dyan, farmer, lending institution at saka government. So yung na-collecta namin na premium dyan is 2,086,000, no? So ito pala kasama ng corn, 2,086,629.69. At saka sa number of claimants natin, we paid 5,557 farmers. Tatanong ko ngayon, bakit yung na-insure natin 2,784, nagbayad tayo ng 5,557? Tatanong kayo. Kasi, yung claimants na yan, no, kung yan, nag-carry over from last year. Kasi sinasabi ko, January up to March eh. Yung may mga claim yan na December o November pa na hindi pa nabayaran. So, naisali yan sila. So, overall, nabayad natin as of March 2016 is 41,220,000. So may premium lang tayo na 2 million, nagbayad tayo ng 41.
Pero bago pa man na mahagi ng indemnity check ang ahensya, nagkaroon muna ng mabusising validation sa mga reported damage claims ng PCIC upang masigurong tama ang kanilang kalkulasyon. Ganito yan, pagka ang farmer nagpadala ng notice sa amin ng claim yung may damage yung crop niya, so kami dito tinatanggap namin yan, tapos may ina-assign kami mga adjusters. Yung adjusters namin dito kasi karamihan ng mga empleyado ngayon ng PCIC, puro na job orders, pero trained sila, trained. So we send them to go to the areas and validate or investigate the reported claim. There, mag-i-interview sila sa claimant, interviewin nila, and then pupuntahan nila yung area. Pupuntahan nila, hindi pwedeng hindi nila puntahan kasi kailangan yun sa pag-drawing nila ng mapa pagka-certain kung ano talagang damage. Kasi kung minsan may mga farmers na alam mo naman, hindi na nila, may mga sekreto yung ginagawang hindi makaganda kung minsan. Hindi nila sinasabi na talagang wala namang damage pero nagre-report lang na yung mga panali mo. So, kailangan talaga na magpunta doon to verify na talagang may damage at talagang mababayaran. At saka, ma-certain kung talagang yung in-insure na area, yun ang pumasok sa insurance. Kasi mayroon siyang limitation. Each farmer is given only about 3 farms, 3 hectares of rice or corn to insure under RSBSA. Yan ang ginagawa namin dito. So kung mayroon siyang 5, yung 5, 2 ang hindi pwede ma-insure, 3 lang. So pag madamage kayo ng 5, sasabihin niya ay na-damage yun, na-damage turo-turo lang, walang ano. Mahirap yan, di ba? Dapat ma-certain namin na yung 3 sa 5 ang dapat mabayaran kasi yun lang ang na-insure ng PCIC. Dagdag pa ni Katulong na mayroong sinusunod na guidelines o templates ang PCIC sa pagdedetermina kung gaano nga ba kalaki ang maaring matanggap na insurance claims ng mga magsasakang naaapektuhan ng anumang kalamidad. Ito yung PCIC kasi, yung covered natin dyan, covered ha, yung covered ng loss na yan, hindi yung loss in produce, yung value buys, example ha, mini sacks na nawala, hindi yung value na yan. Ang sa atin is the cost of production. Magkanong ginastos niya sa pagpapatanim hanggang that crop para ma-setin natin kung magkanong gastos niya doon, and then we determine kung gaano kalaki yung damage, gaano kalaki yung area na damage, ano yung naka-damage. These are the parameters that we do, no? Meron tayong kanyang formula. Number 1, cost of production at the time of loss. Number 2, anong naka-damage, anong klase ng loss. Daga ba yan, stem borer ba yan, flood ba yan, o drought. Third is, magkano yung coverage niya, amount of coverage. Kasi under the sikat-saka, the program ng libre pa rin yung insurance, nagbabayad ng insurance dyan, hindi partner, hindi land bank, ang nagbabayad dyan, PCIC, corporate funds ng PCIC, hindi partner, walang share dyan ng partner. So kung pagkano ni-release ng land bank sa kanya sa sikat-saka, yun din ang coverage natin, yun ang cost of production inputs niya. Cost of production. Kung hindi naman sa sikat-saka, sa wara naman siya, wara kasi 500 pesos lang premium per partner, so medyo mababa yung cost of production. So expect na mababa din ang claim na matatangkap niya pag madami siya masira yung tanim. Sa kwa naman natin sa RSBSA, sa palay at saka sa corn, we limited the coverage to 20,000 per hectare. 20,000 per hectare. So, yung gastos niya sa 20,000 from planting hanggang sa pag-harvest. Kung tatamaan siya at the early stage, ang gastos niya sa early stage, meaning pagpapatanim, cost of seeds, land preparation, labor, lahat na yun. Whereas kung doon na sa malapit na siya mag-harvest, tatamaan siya ng rats, medyo malaki-laki yung nagastos na niya. Malaki-laki din yung makukuha niyang claim. Tapos ang validation, maaaring maipagkaloob sa mga magsasaka ang indemnity check sa loob ng 60 araw. Pero ayon kay Katulong, ginagawa ng ahensya ang lahat na maibigay ang insurance claim sa loob lamang ng 20 araw o mas maaga pa. Ipinabot din ng regional manager ang pasasalamat ng ahensya kay Regional Executive Director Amalia Hayagatukan dahil sa suporta nito sa PCIC sa pamamagitan ng paglaan ng karandagang pondo upang mas marami pang mga magsasaka ang matutulungan sa panahon ng mga kalamidad. Ako po ay nagpapasalamat sa ating very supportive na Madam Director ng Department of Agriculture Region 12 sa opportunity to give us that has been given us para maipa-rinig din yung programa ng Philippine Crop Insurance Regional Office No. 12.
Ito lang po ang masasabi ko ngayon. Kami po ngayon ay binahaan ng katakot-takot na claims dahil sa drought at sa crop damage. Kung mayroon po kayong mga claims na hindi pa nababayaran, please let us know. O pwede po sana bigyan nyo pa kami ng konting pasensya at rest assured na gagawin naman lahat na i-deliver namin ang aming mandate sa inyo soonest possible time. Parang salamat po. Alam niyo ba na ang nilutong patatas na may kasamang balat ay isang magandang source ng dietary fiber? Ito ay nagtataglay ng 4 na gramo.
Mga ka-agri, mari muli kong inaanyayahan ang ating mga tagapanood kung may makilala silang mga farmers na hindi pa nakatatanggap ng mga proyekto mula sa Department of Agriculture, Marapatin lamang po na ipagbigay alam sa pinakamalapit na agriculture office sa inyong mga lugar. Yes, Christian. Although na pinupuntahan natin ang saan mang sulok ng rayon sa pamamagitan ng ulat sa bayan, baka meron pa rin tayong farmers na hindi nare-reach out dahil sa napakalawak naman kasi ng SOC Surgeon Region. At kung may mga concerns at katanungan po kayo sa proyekto ng DA, lumapit lamang po sa inyong mga agricultural extension workers o di kayo sumangguni sa aming opisina upang tamang impormasyon po ang inyong makukuha. Kaya muli, para sa ating mga magsasaka, huwag po kayo mag-aatubiling lumapit sa DA dahil hindi po kayo papabayaan ng DA. Very well said, Marie. Mga ka-agri, kung nais yung balikan ang ating episode today at iba pa nating episodes, please visit our social media accounts. At narito naman po ang mga broadcast channels kung saan ninyo maaaring mapanood ang ating programa tuwing Sabado. At narito naman po ang dapat hindi nyo ma-miss next week. Sa susunod na Sabado, mga ka-agri, tatampok namin sa inyo ang tuloy-tuloy nating dokumentasyon sa pamamahagi ng production input gaya ng pinhihi ng palay at mais sa ating mga magsasaka upang makapagtanim na ang mga ito dahil nagsisimula na ang wet cropping season. Tutukan nyo yan, mga ka-agri, next week! Sa susunod na Sabado, mga ka-agri, samahan nyo pa rin kami sa tuloy-tuloy nating pagtuklas at pagpapalaganap sa ganda at sigla ng agrikultura dito sa Mas Pinalawak at Mas Pinasayang. Agri tayo, SOC Surgeon! I
feel paralyzed. Feel paralyzed.